does he want to tell you? What's the story is all about? He wants to know. What is that from? What the opening scene is? I don't know what the rhythm part is. I don't know what the ending is. All he tells me is that I need your wallet. No, all he tells me is that about the cast. And when I was looking at the cast, there were some people, young people, like James Santos, Morgan Song, and that Hollywood actor. So that's practically what I know of the film. And I said, bakit nabubulok? So yung susunod na pelikula natin, sorry, Purgatorio. So, just like you guys, this is going to be the first time that all these things that he has written, na lahat ng pinagsama-sama niya, lahat ng efforts niya, eh, mapapanood natin. Did you get ready to watch the teleseries? The teleseries he has been writing. Some of them. But I catch it, so no. I want to be. His passion for writing scripts. Sometimes he forgets something sa ibang bansa namin. Because how do you put it? I live in the main house because my other son is married and he has his own house, own things. So sometimes, dumadaan ko sa mesala, breakfast ko na nakikita yan, pagdating niya ng gabi, hindi ko na nakikita. Sometimes, there was a time, he left an episode of a film, of a teleserye. I glanced to it. Sabi ko, ganito na pala magsulat. I've written more than 30 screenplays in my lifetime. Puro action, thriller action. So, titignan ko, iba naman eh. Iba yung name niya. Kaya nagsulat ako. I don't know if this is a thriller. Definitely it's not a comedy. That much I know. Sir Tony, can you invite everyone to watch Nabubulok? Yeah, I thank you guys. Nagpapasalamat ko sa inyo lahat for the opportunity na binigyan niyo sa akin at support na binigyan niyo sa aking anak. Siguro marami na rin akong goodwill chips in heaven. Yung mga natulungan namin, natulungan ko since actually kami ni Carlo ka para sa nag-umpisa ng mga anak. Yung mga master film sa iba ano. But I'd like to invite everyone because I have a feeling itong pelikula nito ay ito yung something out of the box. Hindi yung ordinaryong paglalahad, ang isang kwento na kapasalansan at na kung minsan alam mo na yung mangyayari. So, with all due respect sa lahat na mas mga taga sa Baybay Nilo, ako'y kumihingi ng inyong suporta para sa aking anak, sa inyong mga mamabasa, at hindi ako ng suporta sa inyo, dahil hindi dahil sa inyo, eh hindi naman magtatanong pa yun sa mga pinito. Hindi magtatanong pa yun sa mga pinito. Naniniwala ko ako doon. Thank you po.